Shabbat Shalom! Good morning sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating daily devotional. Today is Saturday, February 5, 2022. Samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Maraming salamat o aming Diyos na kataas-taasan, Diyos na tapat, Diyos na di nagmamaliw ang kanyang pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa panibagong umagang ito, panibagong araw na ito, na muli kaming makapag-alay ng aming pagsamba, ng aming pagdakila sa iyo, sa inyong pangalang karapat dapat. Sa araw na ito, hinihingi po namin ang biyaya ng inyong salita. Hinihingi namin ang bukas na kalangitan na maghari sa aming kalagitnaan at sa aming buhay ang inyong dakilang katapatan at dadaloy ito sa lahat ng taong konektado sa amin. Maraming salamat po at alam naming merong kang pangungusap uli sa aming pagpapatuloy nitong aming daily devotional. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na maging pagpapala uli sa lahat. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos na buhay. So ipagpapatuloy po natin, mga minamahal, ang Book of Psalms. At ito po ang chapter 2, ang pangatlong lesson natin sa chapter 2 ng Book of Psalms. Ina-expect ko po na ine-enjoy ninyo, makapagbigay kayo ng comments kung inyo pong ine-enjoy ang ating devotional at kung ano po ang pwede pa nating topic after po ng Book of Psalms, pero matagal pa po yan. So, purihin ang Panginoon. At ang ating topic po ngayon ay ang buong chapter 2, verses 1 to 12. Honor the Ascended One. Honor the Ascended One. Ang pagbibigay galang, ang pagbibigay respeto sa kanya na umakyat na sa langit at nakaupo na sa kanang trono ng Ama. So yan po ang ating pag-uusapan in the next 20 minutes. Honor the Ascended One. Purihin ang Panginoon. So simulan natin ang pagbasa sa buong chapter 2 ng Book of Psalms. Ito po ang sabi sa verse 1. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? Verse 2. The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. Verse 4. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, verse 6. I have installed my king on Zion, my holy mountain. 7. I will proclaim the Lord's decree. Verse 8, ask me, and I will make the nations your inheritance, the earth or the ends of the earth your possession. 9, you will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery. Verse 10, therefore you kings, be wise, be warned, you rulers of the earth.
serve the Lord with fear and celebrate His rule with trembling. And last verse, kiss His Son or He will be angry and your way will lead to your destruction, for His wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in Him. End of reading. So, ang ating pong binasa, mga kapatid, ay buong chapter 2 ng Book of Psalm, verses 1 to 12. Amen. At nais lang din nating basahin ang supporting verse nitong Psalm 2, 1 to 12 na nasa Hebrews 1:5. Hebrews 1:5. Move tayo sa Hebrews 1:5. Ito po ang sinasabi. Yeah. Hebrews 1:5. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father," or again, "I will be his father," or "He will be, and he will be my son"? Hebrews chapter 1 verse 5. Purihin ng Panginoon. So, okay. Atin na ngayong i-discuss ang nilalaman nitong ating topic na Honor the Ascended One. Ang paggalang, ang pagpupuri, ang paghanga sa Kanya na umakyat na sa langit at nakaupo sa kanang trono ng Ama. The ascension, yung pag-akyat ng Panginoon, changes the way God's people understand history. At tulad po ng mga faithful na mga Hudyo, ang mga, ganun din ang mga naunang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, ay naiintindihan nila ang nilalaman ng buong Psalm chapter 2. Lubos nilang naunawaan ang mga faithful Jews and Jesus' first disciples. Lubos nilang naunawaan ang nilalaman ng Psalm chapter 2. Ano po yan? They understood, meaning yung they ay faithful Jews and Jesus' first disciples. They understood how futile it was to humans to try to stand against God. Eh, pati tayo, naintindihan na rin natin yan. Naintindihan natin na walang saysay ang ginagawa ng tao na gustong hadlangan o gustong tumayo laban sa Diyos. They knew, meaning they, the faithful Jews and Jesus' first disciples, they knew that someday God would call the world to account. So yung they natin, faithful Jews and Jesus' first disciples, eh ganun din po ang ating pananaw na ngayon. Alam natin na darating ang isang araw na ang lahat ng tao sa buong mundo ay tatayo sa harapan ng Diyos para ipagsulit ang lahat ng kanilang ginawa, ng ating mga ginawa. And now they knew how. Alam nila kung paano. Nakasulat na po sa Biblia yan. Na-define, na-elaborate sa Psalm chapter 2, na-elaborate sa Matthew and all the gospel books, no? Matthew, Mark, Luke, John. Originally po, ang Psalm chapter 2 probably celebrated the crowning of Israel's kings. Ang tema po
ang pinakatema talaga sa original na pagkakasulat ng this particular chapter ng Book of Psalms, chapter 2, ay patungkol sa selebrasyon ng pagpuputong ng korona sa mga magiging hari ng Israel. Yan po ang tema po actually ng Psalm chapter 2. At yan po ang original na tema ng Psalm chapter 2. The crowning of Israel's kings. But those who knew Jesus saw more in its words a prophecy of the reign of Christ. So, sa mga hindi nakakakilala ng masyado sa ating Panginoon at hindi alam kung ano ang istorya ng Panginoong Jesus at ano ang kanyang papel sa kanyang pagparito, ang tingin nila sa Psalm chapter 2 ay isang chapter patungkol sa coronation or crowning of Israel's king o kings. Pero sa mga katulad mo, nyo, katulad ko, katulad ng maraming mananampalataya, katulad ng mga faithful Jews and the first disciples of Jesus our Lord, alam nila na itong mga salitang binigkas sa buong chapter 2 ay mga propesiya, mga hula, mga prophetic words or mga words of prophecy patungkol sa paghahari ng Panginoong Jesus. And this particular chapter 2 pertains the prophecy of Christ's reign, yung paghahari ng ating Panginoong Jesus. As the author of Hebrews notes, di ba? Yung binasa natin kanina, Hebrews 1:5. And ating titignan uli ang Hebrews 1:5. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be his father and he will be my son"? Yung author po ng Hebrews, makikita ho ninyo ang kanyang sinasabi, God did not even give the angels, much less human kings, the kind of authority we read of the Son having in this particular Psalm chapter 2. So in the ascension and reign of Jesus, God proclaims that His Son is the heir of all things, appointed to rule over world history, appointed to rule over the universe. Maliwanag po yan sa Hebrews chapter 1 verse 2, na ang paghahari ng Panginoong Jesus ay mismong ang Ama ang nagproklama o nagpahayag na ang kanyang anak, ang Mesaya, ang Panginoong Jesus, ay heir of all things, ibig sabihin ng heir of all things, ay tagapagmana ng lahat ng bagay mula sa Ama, at inappoint ng Ama para mamahala sa buong sanlibutan at sa buong world history and the whole universe. Ating pong basahin sa Hebrews 1:2 yung aking tinutukoy na bersikulo. Ito po ang sinasabi. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He, God the Father, appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. God proclaims that His Son Jesus
is the heir of all things, appointed to rule over world history and appointed to rule over the universe. Hebrews chapter 1 verse 2. There is a warning in these words, mga minamahal. Meron pong babala sa mga pangungusap na ito. Ano po ang warning na included sa mga pangungusap na ito? If Jesus truly is God's Son and Lord of all, we must take His power and authority seriously. Amen. Kung naniniwala ka, naniniwala tayo ng Panginoon Jesus ay totoong anak ng Diyos at Panginoon ng lahat, kinakailangan meron tayong kompletong pagpansin, no? Seryosohin natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pamamahala. We have to surrender our lives to Him. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung we must take His power, we must take His authority seriously, meaning we have to surrender our lives to Him. Kailangan isuko natin ang ating buhay sa Kanya. He suffered the punishment for human sin. So Christ can rightfully pour out His wrath on sin and its effects and call on the world to resist it. Amen? Yung ibig sabihin ng we must take His power and authority seriously, kailangan nating isuko ang ating buhay sa Kanya. At dahil Siya ay naghirap, nagbata ng hirap, at Siyang pinarusahan dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, so meron Siyang karapatan na ibuhos din ang Kanyang puot sa kasalanan at ang epekto nito. At tinatawag ang buong mundo na kailangan supilin ang kasalanan. Amen? But the goal is not merely for people to submit to Christ, but also for people to find refuge in the ascended Lord of all. Hallelujah! Nang layunin natin ay hindi lamang para maging tao, maging bayan ng Diyos na magpapasakop kay Kristo, kundi ating hanapin ang ating matibay na muog sa Kanya na umakyat na sa langit, na umuupong Panginoon ng sangkatauhan. Jesus is God's appointed provider of salvation. Wala na pong iba. Siya po ang appointed provider of salvation. Wala na pong ibang personalidad na inappoint ng Diyos Ama para maging provider ng kaligtasan maliban sa ating Panginoon Jesus. Siya ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat. Will you receive His refuge today? Or kung tinanggap mo na Siya, Siya ba talaga ang kinikilala mong refuge ng buhay mo? Siya ba ang kinikilala mong provider ng salvation sa buhay mo? Will you receive His refuge today? He is our ascended one. Let us honor our ascended one. Amen? Ating ibigay ang papuri, ang parangal sa Kanya na umakyat na sa langit at nakaupo sa kanang trono ng Ama. Purihin ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako, mga minamahal, sa ating pong prayer declaration. Sabihin natin, Almighty God, our world can be a troubling place
bring our nations and each one of us more and more under His authority and protection. Amen and amen. One more time, say, Almighty God, our world can be a troubling place. Bring our nation and each one of us more and more under His authority and protection. Amen and amen. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat na ipinaunawa mo sa amin na kayo, aming Diyos Ama, ang nag-appoint sa Diyos Anak na maging provider ng salvation. Tulungan mo kami na madala namin ang mensaheng ito sa mga taong wala pang relasyon sa iyong anak, wala pang totoong pagkilala sa iyong anak. Bilang Panginoon, tagapagligtas at matibay na muog at sandigan ng aming pananampalataya. Salamat po na hindi na lamang sa mga faithful Jews at mga first disciples of Jesus ang nakakaunawa na ang Psalm chapter 2 ay actually prophecy patungkol sa magiging papel ng iyong anak ng Panginoon Jesus na Messiah. Unawa mo rin sa amin. Kaya nga po nagdesisyon kaming tanggapin siya bilang Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming tinanggap ngayon. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa mga minamahal, magbabalik po ang daily devotional sa Lunes sapagkat Sabado po ngayon. Pero mamayang alas 10 po, dahil araw ng Sabado ngayon, meron po akong online Saturday service. Full service po yun. At bukas po ng alas 9, ang lahat ng mga nasa online pa na mga Sunday services, magbabalik din ako alas 9 ng umaga sa Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog po. Pagpalain tayong lahat. God bless us all and Shabbat Shalom.